Hello, hello mga kabalyero, kamusta na galaw-galaw naman dyan? Mahirap na baka pumanaw? Eto na, nagbabalik ang inyong poging kabalyero na hindi naman pogi. Piling pogi lang. At eto na nga, itutuloy ko na ang kwento ng Mystical Mountain of the South, ang Bundok Banahaw. Ang feature ko today ngayon ay eto ang aming pinagpapahingahan, ang pahingahan ng mga kabalyero. At ayan nga, kung yung napapanood, kami ay medyo nagsasounds ng konti. Konti lang naman. At pampaalis ba ng pagod ng mga kabalyero? Kakain kami dito, guys. Kung napapansin nyo, medyo naghahalongkat kami ng aming mga pagkain. At talagang kami gutom na sa haba ng nilakbay namin. At habang kami kumakain, ako naman ay magkikwento sa inyo. Nga pala, guys, nung unang panahon, ay napakaluwag ng Mount Banahaw. Pwedeng pumanik kahit sino, kahit wala kang permit, pwede kang pumanik. Ang problema, may mga taong umabuso. Sila yung mga taong nagkakalat dito sa bundok at hindi ibinababa ang kanilang mga pinagkalatan. Yung mga plastic, mga bote, iiwan na lang basta-basta. Kaya nagkaroon ng paghigpit ang Bundok Banahaw. Tulad ng sabi ko, di ba, ito ay isang protected place na ngayon. Hindi ka na basta makakapanik dito kung wala kang permit na hawak. At yun nga ang dahilan, dahil ang mga tao ay umabuso sa kanilang ginagawa dito sa kabundukan. O ayan guys, narinig nyo ang kwento. Kaya kung kayo ay papanik dito, huwag kayong maging isa sa mga taong umaabuso. Igalang, irespeto ang mga paniniwala sa Bundok Banahaw. Yun na rin yung kasama na yung paglilinis dito. Kung may makita kayong kalat, damputin nyo na para manatiling sariwa ang kabundukan. Kayo ay maging nature lover. Tulad ko, ang poging kabalero na rider na nature lover. Diba? Wow! At tandaan nyo rin guys, ang basurang ikinalat mo ay babalik sa'yo. Malay mo, diba, isang araw, magulat ka yung mga ikinalat mo sa kalikasan ay biglang bumalik sa'yo. Kaya guys, simulan na natin ang pag-iingat sa kalikasan para tayo ay ingatan din ng kalikasan. At ayan nga guys, kung napapansin nyo, medyo mga nag-aayos na kami ng gamit namin at siguro yung magpapahinga na muna kami dito bago kami tumuloy papuntang tatlong tangke. At tulad ng pangako ko sa inyo, i-explore din natin itong pahingahan ng mga kabalyero, kung ano-ano bang meron dito. Titignan natin kung saan sila naliligo, saan sila nagpapahinga, saan sila natutulog. Pero siguro mapipicture yon sa susunod ko ng mga video. Kaya continue to follow my FB account, Paxtrat India Malgapo, alias Poging Kabalyero, na hindi naman pogi. At sa iba naman yung may mga YouTube channel, nandun ko ina-upload yung mga kabuuan ng video na to. Maiksi lang kasi ang pwede kong i-upload sa Facebook. Kaya please subscribe my Poging Kabalyero channel at YouTube. At doon mapapanood nyo ang video na kukunti lang ang aking voiceover na ginagawa. At doon ay may mga talagang boses na kami. Kasi mahaba na siya masyado para i-voice over ko pa. Ayan, at kami medyo kumikilos-kilos. O ba, nagpa-cute pa si kabalyero. Hindi naman cute. Ayan, ang ganda ng view, di ba? Ang sarap kumain. Ayan na, medyo nakikwentuhan na kami dyan, guys. Kasi tapos na kaming kumain. At maya-maya nga, ipapasukin na namin yung tinatagong o ang pinagmamalaki na pahingahan ng mga kabalyero dito sa Bundok Banahaw. Siguro nagtataka kayo bakit ako'y nakakapanik dito o bakit kabisado ko ang Bundok Banahaw, di ba? Tulad na sabi ko, matagal na ako pabalik-balik dito. Mga way back 1999, 2000, nag-upisa na akong pumanik dito. At salamat sa mga tumatanggap sa akin dito. Special mention kay Ate P, kay Paeng. Yan ang aking mga tinutuluyan na bahay dito pag ako'y pumapanik sa Bundok Banahaw. Salamat po sa inyong pagtanggap sa akin lagi pag ako'y pumapanik sa bundok na ito. Salamat Ate P, Paeng. Salamat sa inyo, Karis. At ito na nga guys, unti-unti na kami pumapasok dito sa may pahingahan ng mga kabalyero. Ayan na, patikim na video ng aming pag-explore sa pahingahan ng mga kabalyero. O paano guys, update ko na lang kayo later. At continue to follow my Facebook account and YouTube channel, ang Poging Kabalyero sa YouTube at Paxtrat India Malgapo sa Facebook account. O paano guys, sa mga susunod na video, asahan ko kayo. Thank you!
tayo busog na. Nasa unang tangke na si Andoy? Isa si ayan ang una. Ha, ayan nga. Una na yun ah. Oo nga. Hindi yan, pangalawa yan. Ayan ang una ah. Oo. Kala ko ay ating tangke. Ito ang mga dadali ni panggatong ah. Oo ba? Yan, maglalabit yung panggatong po ba? Oo. Ano ang pabunta dyan? Ah, pala nag-stepin ako. Ay nagpapa kaya nga ako gigipak na lang. Pero si Bakar pa kaya pa rin kaya pa kalam bakit? Okay. May sayo talaga. Masi maano ang daan.